Kuha pa rin po yan sa Katipunan Avenue, CP Garcia northbound, kung saan pinagbabaril ang van na sinasakyan ng aktres na si Kim Chu at dalawang iba pa. Ligtas naman po silang lahat. Ayon sa mga saksi, sakay ng motorsiklong gunman. Hindi pa malinaw ang kanyang motibo at kung aktres ba ang kanyang puntirya. Patuloy pa yung iniimbestigahan ng polisya. Dahil dyan, para sa mga daraan sa Katipunan Avenue, CP Garcia, mabigat na po ang dali ng trapiko, kaya maghanap ng alternatibong ruta. At tulad po na nakikita ninyo, hanggang sa Katipunan Miriam College po ay ramdam ang bigat ng traffic. Ayan, halos walang galawan para malaking parking lot yung bahagi yan ng Katipunan Miriam College. Patungo po yan ng Katipunan o Ateneo Katipunan Flyover. Alamin natin ang update kaugnay sa pamaril ngayong umaga sa van na sinasakyan ng aktres si Kim Chu. May report si Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Alan. Ivan, sa mga oras na ito ay kinordonan na ng mga tauhan ng Quezon City Police District itong lugar kung saan pinagbabaril ang sasakyan ng artistang si Kim Chu. Nagpapatuloy pa rin yung investigasyon at patuloy na kinukuhanan ng talaysay ang driver na si Wilfredo Taperla na nagmamaneho nitong kulay itim na van kung saan sakay din itong si Kim Chu. At sa mga oras nga na ito ay patuloy pa na tinitingnan kung mayroong mga nakahagip na CCTV dito sa lugar sa pinangyarihan ng pamamaril. Ito ang binabanggit ng mga tauhan ng QCPD na posibleng makakatulong sa ginagawa nila na pag-imbestiga at kayo na rin para matukoy kahit na papaano yung mga suspect sa pamamaril na riding in tandem dito sa sasakyan ni Kim Chu sa bahagi ng Katipunan at CP Garcia. Gaya na binabanggit mo, Ivan, talagang napakabigat pa rin ng daloy ng trapiko dahil hanggang sa mga oras na ito dito sa Katipunan ay hindi pa rin tinatanggal itong sasakyan ni Kim Chu at gaya na rin okupado itong intersection ng Katipunan at CP Garcia na nagiging dahilan ng halos tukod na mga sasakyan at halos hindi umuusad na trapiko dito sa bahagi ng Katipunan, Ivan. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZWB.